So, magandang araw mga pasyente. Kamusta na kayo? Ngayon, ang topic natin ngayon, magre-react tayo. Dito sa batas natin, no? Isa siyang attorney na last year may sinabi siya tungkol sa mga instant noodles, no? Halika, panoorin natin at tayo ay magkomento dito. Kasi last year, naging issue to. Si Rafi Tulpo, napansin niya na ang mga Lucky Me, napakaraming sodium na delikado sa ating kalusugan. Lalo na kung araw-araw natin kainin to. At minsan, nakakadalawa o tatlong pakete ang isang tao. So, maaaring makasira ng bato. Kaya ito, panoorin na natin si Attorney Libayan. So ito, mapakinggan natin si Attorney. Tama ba yung ganyan yung gawin mo sa iyong, ano, sa iyong resource person? Ano ho? Yun naman ang pag-aralan natin dito, ano, yan. Issues naman po. So for this, sir, actually, we're in touch with Yusek Lu, because we work with her for many other issues naman po. So for this, sige sir. Okay, kinakausap niya. Sige po, good po. Kinakausap niya ang Assistant Secretary ng DOH. Ha? Upang malinawan nga kung ano bang pwedeng gawin dito sa napaka-alat na pagkain na ito. Ha? Ano, nakikita nyo na kasi, no? Umpisa pa lang dito, nagsasalita itong si ano, si... hindi ko alam yung pangalan niya, sorry ha. Pero ano siya, parang ASEC yata ng Department of Health. Well, tawagin na lang natin Department of Health representative. Nagsasalita siya, umpisa pa lang dito, napapansin na talaga siya na binabarabara siya ni Rafi Tulfo. So, for this... Actually, napansin ni Attorney, no, na binabarabara daw siya. Minsan nangyayari talaga yun, no? Kasi nga, may gustong malaman si Rafi Tulfo. So, kaya nga na gusto niya kasi ng diretsong sagutan, no? Para sa akin, hindi ko naman napansin na minamadali nga itong si Doktora, no? Sige, sir. Kaya mo na pa. Sige po. Good po. So, ano po yung magiging proseso po? Ano po yung mga plano at ano po yung maasahan po ng taong bayan na magiging tukot? Ito si Asek Ho. Asek Ho. Yun ang pangalan. Ito. Asek ba o Yusek? I think it's Asek Beverly Lorraine Ho. Yusek ba? Po, ng view. O, tapos ito mga kabatas natin, Doktora siya, sabi nila. No. Tignan niyo yung ginawa ni Rafi Tulfo dito, no. Kaya naman itong syempre, itong resource person nila from the Department of Health, hindi rin naman tama. It doesn't sit well to anyone kapag ikaw nagsasalita tapos binabarabara ka, di ba? Hindi naman siya binabara, wala akong na napapansin dito na binabara ni Senator si Doktora, no. So ewan ko ba kung bakit nasasabi niyang binabara. Thank you very much po, sir. Dok siya. Tingnan niyo, ang bait-bait niya magsalita, ha? Ang bait-bait niya magsalita. Happy that you raised this issue, no? Aba, syempre, public figure siya, assistant secretary. So, kailangan mabait siya. Kasi nire-respeto niya pagka-senador ni Rapi, no? Kasi kami po sa Department of Health, particularly po yung Health Promotion Bureau na itinatid. Sandali, go ahead, sabi. Go ahead, sabi nga ni Rapi, doon po daw siya yung nagsalita. Tagpo as a result of the Universal Health Care Act. Wala naman. Ng ating batas. Ang goal natin is matulungan, no, yung mga Pilipino na syempre hindi lahat kumbaga very knowledgeable about kung ano yung kinakain nila, di ba? So merong role po yung bansa sa pag-help na yung mga nakikita nila sa grocery, etc. at yung mga mabibili nila, yun yung mga maging healthy. So in fact, sir, related po dito sa stalls,
sa mga pagkain, meron na po tayong earlier na nilabas na unang polisiya on trans fat, di ba? Na kailangan walang trans fat containing yung mga pagkain na binibenta sa mga groceries at sa mga sari-sari stores natin. No, simula. Yan mga kabatas natin. Yun, ano, mas madaling sabihin na yan ang nais natin, walang trans fat. Pero sa totoo, napakahirap ng gawin to, ano? Kasi halos lahat ng pagkain may trans fat, bihirang-bihira lang may non-trans fat, at imposible ipagbawal to. Sa pinag-uusapan natin dito ay yung sodium, no? Sodium content. Pinapaliwanag kasi dito, doon sa mga hindi nakapanood sa video nito, pinapaliwanag ni ASEC Beverly Lorraine po dito, mga kabatas natin, yung proseso, no, ng Department of Health, paano ano yung mga pagkain na lumalabas sa merkado eh binibigyan ng regulation. Yun yung ginagawa, at ginagawa ng DOH at pinapaliwanag dito ni ASEC kay Rafi Rufo. Ano ho, pakinggan natin. 2023, no? So, the admin order was issued way back in 2021, pero we gave in the cease, diba? Leeway, no? Parang adjustment period para po maalis nila yung trans fat sa produkto nila. Okay, so siguro mag-skip na tayo dito tayo sa asin, no? Kasi itong trans fat, hindi ko lang ba't biglang nadagdag to, no? So punta na tayo sa asin, hanapin natin yung asin dito. Mga kabatas natin, ito kasing si Ate, si Rafi Kulto. Oh, saan tayo dito? Diba, tignan yan, nagpapaliwanag itong doktora na ASEC. Diba? Sa atin po, SNRA po yung gumawa. Ngayon po may validation with stakeholders. No? So, sa atin po kasi, ma'am, is 2,000 po. Binara na naman. Dito, ito yung asin na sinasabi natin. Matapos yung ongoing validation ng nutrient profile model natin sa Pilipinas. No? Ano po ito? Ito po yung nagsasabi ko ano yung limit ng asukal, ng salt, ng iba-iba pang component sa mga pagkain. Meron po. O, diba mga kapatid natin, napaka-scientific, no, ng explanation itong si ASEC. Mag-aaralan. Diba? Tignan natin yung kagalingan ni Rafi Tungo dito. Ganito ang WHO at ang UNICEF, no? Sa para sa... Tignan mo si Atty. Napaka-ano rin mag-react, no? Parang talagang matindi ang galit na ito kay Senador. Tingnan natin. Oo, mundo. Pero yung mga pansin po, pwede po silang mag-adapt ng sarili nila. Yung sa atin po, SNRA po yung gumawa. Ngayon po may validation with stakeholders. No? So, sa atin po kasi, ma'am, is 2,000 po. Binara na naman. Hindi naman binabara ni Senator. Ewan ko ba kung ano napapansin ni Attorney dito. No? So, tama ang sinasabi ni Senator dito. 2,000 sa average na tao, 2,000 milligrams lang ang kailangan natin na asin, no? Yun, pinapoint out lang naman ni Senator. So, wala akong nakitong mali dito. Tapos ito, mga kapatas natin, ano, ipipilit ni Rafi Tulfo yung na-Google niya. Ito naman na-Google. Alam mo, yung Google, as long as yung source ng Google ay tama, reliable ang Google, no? Maniwala ka sa hindi, mga doktor, mga halos lahat nga, halos lahat ng mga profession, gumagamit din ng Google. Ako, gumagamit ako ng Google, no? Pero hahanapin mo yung reliable na website, no? Baka ikaw nga, baka nga si attorney, kung nag-Google din to, no? Kasi, as long as reliable yung source, yung website, pwede to, no? Diba, tignan nyo, nagpapaliwanag itong doktora na ASEC. Diba? Si Rafi Tulfo, undergraduate. Hindi ho natapos yan ng kahit... Ay, nako, grabe. Ininsulto mo pa si Rafi Tulfo na undergraduate? Hindi mo ba alam, karamihan ng mga bilyonaryo. Tulad ni Rafi Tulfo, isa siyang bilyonaryo. No? In terms of pesos, isa siyang bilyonaryo dahil sa YouTube niya, sa mga viral videos. No? Yeah, Jeff Bezos, si ito, ang pinakamayaman na tao ngayon, undergraduate, ano? So, pangit din yung minamaliit natin ng mga undergraduate, no? Hindi porket nakatapos o ano, successful na at magandang tama ang ginagawa, no? So, hindi ko alam ba't kailangan i-point out pa ng gano'n, no? Ano?
Hindi naman sa binababa ko yung hindi natapos. Hindi sa binababa, eh, parang ganun ang dating. Pero mga kabatas natin, usapang kalusugan ito. Kung sino naman, siguro ang mas may alam at karapatan magsalita tungkol sa kalusugan ay yung doktora at hindi naman yung hindi nakatapos sa pag-aaral. Ayun ako. Ayun, dito mali tayo. No? Mali si attorney dito. Actually, ang specialist sa mga nutrients na ganyan, mga sa dami ng sodium, actually, hindi doktor. No? Kahit ang doktor, kung magtatanong ako sa kahit sinong doktor, hindi nila memorize yan dahil hindi sila ang eksperto sa field na yan, no? Ang eksperto dyan, alam niyo kung ano? Ay isang nutritionist, no? So, nutritionist dapat ang tanoy kung ayon sa'yo, kailangan ng profession. Ang specialist dapat. Dapat nutritionist ang tatanungin. Hindi, kung hindi alam ng doktor yan, okay lang yun. Kasi nga, hindi niya linya yan, no? Diba? Given na ASEC pa siya ng Department of Health. Eh, ASEC nga, pero hindi nga siya yung specialist siya. Kaya, malilito rin talaga si ASEC dyan, no? Mahirap na tanong yun, no? Tapos, ipipilit niya yung 2,000 dahil nag-Google niya. Pakinggan niyo. Eh, nag-Google nga. Eh, ako na nagsasabi sa iyo na tama, no? Ito ay based sa RENI, no? Yan, pag tinignan niyo mga pagkain, sa likod, no, may mga nutritional facts, no? Ito ay napag-aralan na. Kaya, eh, ba't nagdududa pa tayo, no? Eh, tama. Mabuti nga napansin ni Rapid Turbo to. Samanta, ako mahilig din ako kumain ng instant noodles, no? Minsan, pag kumakain, kulang isa. Palagi akong nagdalawa pa, may halong kanin, no? So, yung nasabi ni Rapid Turbo to, doon ko lang nalaman na napakarami palang asin ng noodles na rin. Kaya nagpapasalamat ako kay Senator, no? At tapos nagpasalamat din tayo at nabigyan to ng atensyon, no? Kasi, kumbaga maraming pinapatay. Maraming, yun, kasi nakakapatay ang ano na yan. Pag nasira ng kidney mo, dialysis ka na, karamihan doon. Marami sa kanila, yun nga, namamatay na. Oh, di ba? Prevention is the best cure, no? Sabi nga nila. Pakinggan nyo. Sa akin po kasi, ma'am, is 2,000 daw po ang allowed, tolerable na makonsume daily. Sa atin, sabi niya yan na 2,000. Allowed. Tama nga siya doon. Sus naman, tingnan mo lang sa likod ng ano, Lakimi o Payless o kahit anong instant noodles. Oh. 2,000 talaga ang recommended sa bawat tao. Okay. Eh, ang laman ng isang ano, Lakimi, 800? 800 to 1,000, no? Para sa sodium. Yes, po. Now, meron po kasi mga instant noodles. Nung namili po kami sa mga ibang ibang tindahan dyan sa Pilipinas. At meron ako nakita na 1,899. So, 1,000. Tama yun. Siguro yun. Nakita ni Rapi yung Payless. No? Yung Payless double. Extra large, no? Isang lutuan, no? Nisipin mo, nakuha mo na yung 2,000 na kailangan mo sa isang araw. Eh, isang kainan lang yun. No? Paano pa sa pananghalian at panghapunan natin? Hindi lalagpas-lagpas na tayo doon. Pag lumagpas tayo doon, ayun na. Doon tayo magkakaproblema sa ating kidneys. Dapat na po yung sodium content. Eh, paano po kung dalawang beses kinain niya sa isang araw, doon mapas-lapas na po. Paano po kung ito, tignan nyo si ASEC, yes po sir, ng yes po sir, ha? Mga kabatas natin, ito kasi... Eh tama naman, anong masama doon? Ako wala akong napapansin na masama doon. Buti nga nag-agree nga sila eh. Kasi tama naman talaga si Senator. No? Si Rafi Tulpo, iniisip niya kasi, na kapag nandiyadyaan sa noodles, lahat dapat kainin mo na. Diba? Pag kumain ka ng noodles, dapat huwag ka na mag-share, siloin mo. Aba, siyempre. Ito naman si ano, lit lang ng noodles na yan. Ako nga, inuubos ko bawat ano, ano pati lahat ng, pati yung buong toyo, yung oil, saka yung powder. Talaga inuubos ko. Kasi ganun yung pagluto nun. Ito naman. Ay, nakwela na kung malaking tao. Kayang-kayang ubusin yan. May mga ibang kilala, tatlo.
Tatlong pakete, sabi mo, tatlong pakete, di almost 3,000 ano ka na. Oh, ha, tapos dapat ka. Dalawa. Huwag mo nang ituro yung kaalaman sa tao, di ba? Gawin mo robot o kaya zombie yung mga tao, ano yung nandiyan. Hindi mo natitignan kung nakakasama ba doon sa kalusugan mo o hindi. Kainin mo na lang ng kainin. Diba? Or, ano sinabi? Hindi ko maintindihan siya ito. Ulitin nga natin. Ha? Nalito ako doon sa sinabi ni Atty. Ano ba yun? No? Ito, oh, ano yung kaalaman sa tao. Diba? Gawin mong robot o kaya zombie yung mga tao. Ano yung nandiyan. Ito ulit lang. Mga kapatid natin, ito kasi si Ano, si Rafi Food, iniisip niya kasi na kapag nandiyan sa noodles, lahat dapat kainin mo na. Diba? Ang tama lang. Kapag kumain ka ng noodles, dapat... Huwag ka na mag-share, suloy mo. Tapos dalawa. Ako, hindi talaga mag-share. Huwag mo na yung kaalaman sa tao. Diba? Gawin mong robot o kaya zombie yung mga tao. Ano yung nandiyan. Hindi ko makita ang point ni attorney dito. Kung nakakasama ba doon sa kalusugan mo o hindi, kainin mo na lang ng kainin. Diba? Or, ano ka gulo na medyo narito ako doon? Kung everything, so... Yes, po. Nito, pagkakaroon ni Pablo po, yung consumer. Ayun, so, tama. Ano po natin ma-address ito, ma'am? So, sir, tayo, no? So, itong palisiya natin na ilalabas natin. So, may draft na po tayo kasi we've been working on it alongside our WHO counterparts dito is on reducing salt content ng food, di ba? Pero, ano yung limit, no? So, yung limit na yun ay base dun sa validated na nutrient profile model natin. So, hinintay lang natin yung numero na yun. Ma'am, sorry, ma'am. Yan, sinabi niya, body. Ngayon actually hindi na natin kailangan ng mga validation na yan. Ha? Napakasimple lang, no? Kailangan lang natin sabihin na sa mga manufacturer na bibigyan sila ng penalty pag masyadong maalat, no? Masyadong madaming ano. Ganun lang kadali, hindi na kailangan mag-research pa, ha? Bawasan lang nila yung sodium content kasi napakadami talaga, no? Ngayon, tingnan yung mga chippy, yung mga chichirya. Alam ko, mahilig kayo kumain ng mga snacks dyan. Oh. Tignan mo yung likod nila. Hindi kanya kataas. Siguro nasa mga 300 lang yung sodium. No? 300 to 400. Oh, ganun lang. Hindi natin alam bakit napaka-alat. No? Napakataas ng sodium. No? Instant noodle. So may mali. May mali doon. No? So naiintindihan ko si Sen. Si Sen, no? Kailangan nung pababaan natin to para maiwasan natin ang mga kidney disease. Ah, yun lang. Validated, di ba? Ito mga kapatid natin. Nutrient profile model natin. So, validated nutrient profile model. Hindi na kailangan yan. Mga kapatid natin, hindi naman siya nagmamagaling ako. Ano, pero, base sa chismis, no? Hindi Google. Iba-iba talaga. Ay, si ano talaga, galit na galit sa Google, pero alam ko. Napapanood ko nito si Atty. You know, sa mismong live session siya, nag-google siya. No? Lalo na kung may mga batas siya na gustong ano, i-verify kung ano nakasulat doon. Ginugugle yan kasi nga, ano ba sa mga mag-google? No? As long as reliable yung ginugugle mo. No? Ang nutrient requirement ng bawat tao. Oh. Kasi depende yan sa lifestyle. Eh. Ngayon, kaya may hirap mga kabatas natin na parang na maggumawa ng isang diet na applicable to everyone. Diba? Na applicable to everyone. Kasi nga, depende sa lifestyle yan. And, yan nga, ano, recommendation lang yan. No? Hindi mo kailangan bawat mataba, malaki. Ano? May gagawa pa na sariling, ano, sariling recommendation. No? Ito yung parang average. No? So, sundan na lang natin. Diba? Eh ngayon, kailangan pag-aralan. Iba-iba yung lifestyle sa iba't ibang bansa, no? Hindi rin, no? Kahit na sa ibang bansa, yan din ang recommendation nila. Bili kayo sa SNR, tingnan yung mga nutrition facts, no? Nasa ganyan din ang limitations. Actually, sa world, no? Yan ang pinaka-general na, ano, hanggang 2,000 lang. For the average man. Siguro kung napakalaki mo, 7-footer ka, o mga 6'6 ka. Baka average siya, mga 2-5, gano'n. Hindi nakakalayo, no? Mag-aaral yung tao. Nag-aaral yung Department of Health. Pipigilan nitong si Rafi Tulfo. Sorry, ma'am. Hindi nga naman pinipigilan. Hintay lang natin yung... Hindi naman pinipigilan ni Rafi Tulfo. Pinapoint out niya lang, no? Anong pwedeng maitulong ng DOH? So, hindi ko maintindihan bakit...
Bakit kini-criticize ni attorney ito? Kung meron na okay, yun. Ma'am, sorry ma'am, yung future, model natin is ganyan total lang. Tama ma'am, kasi yung na-research ko. Irita si attorney masyado. Yung nutrient profile model natin, hindi pa final, no? Yung sabi niya, yun daw ang na-research ni Rapid Tulfo. Hindi na kailan, nutrient profile model. Ano ba yan? Meron researcher. Wala siyang natapos. Ay, nako, tignan mo. Alam mo, sa mga pagsasalita mo yan, marami kang tatamaan, attorney. Napakasama mo naman humirit ng ganyan, no? Eh, sa totoo nga, pag yung mga napakat si Albert Einstein, yung mga napakatalino, mga scientists, hindi na nga silang nag-aral kasi sobrang talino nila. Parang nasisimplihan na sila sa mga nabobore na sila sa mga classes, kaya nag-quit na sila. Kasi they know they're better, no? So, hindi mo pwede maliitin ng mga, okay, sabi ko nga sa'yo, pinakamayaman na tao yan, undergraduate, no? O, ano pang kailangan natin i-ano doon, no? Tapos, sabi nga ng isang magaling na streamer, no? Si Aspen Gold, no? There's no reason for a person not to have a job, no? Kasi lahat yan nasa YouTube na, actually, nasa Google lahat. Kung paano gumawa ng ganito, which is tama. Meron nga ito, paano magpanganak. No? Although nakakatakot kasi buhay yun. Pero kung titignan mo, tama naman yung mga instructions. No? So nasa sipag lang yan. No? Tapos yung kausap niya, doktor. Tapos sinasabi ng doktor, antayin natin yung nutrient profile. Kasi pinag-aaralan namin. Hindi na kasi kailangan ng nutrient profile. Yun lang yun, no? Pwede na natin i-suggest to. Na-recommend natin sa mga gumagawa ng noodles, nababaan na. Yung sodium, yun lang, ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan mag-research pa dyan, no? Eh, siguro, nahirapan din si, ano, si assistant secretary, no? Siyempre, natataranta na rin yan, no? Siyempre, ano ba naman magagawa? Masasuggest ka lang. So, mas maganda kung ganun na sinabi niya, sana magsasuggest na lang, sasuggest ka na lang, no? Sa mga kinauukulan, kung ano bang pwedeng gawin, no? Gusto ng Rafi Tulfo, paniwalaan na lang, basta-basta, yung na-research niya. Ito na naman itong basta-basta na ito. Ako na nagsasabi sa inyo, attorney, tama yung sinasabi ni Rafi, no? 2,000 milligrams na sodium ang recommended sa isang tao. Tama doon, walang mali doon. Hindi ko lang bakit. Ayaw mo maniwala, porkit nang galing kay Rafi Tulfo, ayaw mo maniwala. Hindi niya man lang sabihin kung sino yung source niya. Source niya? Yung source niya, yung Renay mismo. Kahit sa akin mag-search, no? Yun talaga yung naka-official na nakasulat. Hindi mo na, it doesn't take a rocket scientist to know this, no? Sipin mo, doktor yung kausap mo. O kahit doktor, kahit nga layman, tama naman, hindi porkit. Hindi mo kailangan maging doktor, no? Yung doktor na kausap mo, sinasabi niya na antayin natin yun kasi pinag-aaralan. Ikaw, 2,000 na, 2,000! Putik yan! Putik! Nagpamura pa si attorney. Sobra ka naman, attorney. Huwag naman ganyan. Ay, nako talaga. Ay, nako. Super na nakalagay doon. Iba po siya doon sa... Sorry pa ma. Papaliwanag siya. Iba, sabi niya. No, yung number na nakalagay doon. Iba po siya doon sa... Sorry pa ma. Magkaibigan tayo. So, panalaman pa. So, yun tulad. Grabing pambabastos. Hindi naman. Hindi naman pambabastos sa akin yan eh. Eh, sa akin, nagkakaroon na siya ng discussion, no? Wala akong nakita ng pambabastos yan, no? Nagpapaliwanag yung tao. Yung expert ha, kasi doktora yan. Hindi, si doktora, hindi siya expert dyan. Ang expert nga dyan, kailangan nutritionist. Hindi doktor, kahit sinong doktor, hindi eksperto sa ganyang topic. Di ba, attorney? Ano eh? Babarahin po. Kasi kunti na tayo. Kasi 2,000 lang daw dapat. Kunti na tayo. Ayan, lumakas na yung ulan. Oh. Magkaibigan tayo, sabi pa niya. Grabe. Baka mamaya tumaas to, baka gawin 3,000 para mahabol to itong mga gusto ng mga manufacturer. Sabi niya daw, baka daw gawing 3,000.
Yung sa ginagawa nilang nutrient model, dapat daw kasi sundin na yung gusto ni Rapid Tulfo na 2,000. Ayan, mali si Rapid doon. Hindi naman pwedeng basta-basta gawin yan. No? Alam mo, Rapid Tulfo, yung mga doktor na yan, may sinumpaan sila. At hindi nila gagawin 3,000 yan. Katulad ng, siguro ikaw, ayaw mong gawin yan. Kasi ikaw, wala kang pananagutan sa katawan mo eh. Bakit doktor ang gagawa? Hindi nga gagawa. Ang doktor ang gagawa na magre-recommend doon. Nutritionist dapat, hindi doktor. Wala rin power ang doktor na mag-set ng ganong nutrition guidelines. Kasi hindi nga sila eksperto dyan. Ang mga eksperto dyan ay mga scientists o kaya mga nutritionist. No? Daldal ka lang ng daldal. Sita ka lang ng sita. Kahit ayan wala na. Ng basis. May basis nga. Ayan na sinabing yan na. Oh, nasa likod mismo lang. Instant noodles. Kahit sino lang ang pagsabihan mo ng masama. Ay, naku. Wala kang pananagutan sa balat eh. Utusan mo lang ng utusan yung kahit sino. Itong mga ito, professional yan. Kapag gumawa sila ng study, tapos ina-fix nila yung signature nila doon, nakadikit doon yung kanilang kabuhayan. Nakadikit doon yung inaral nila ng 10 taon. Nako, wag tayo magsalita-salita ng ganyan. No? Hindi porkit nag-aral ka ng 10 taon, no? Ano, mas magaling ka na sa isang tao kahit na napaka-common sense lang. Hindi mo na kailangan, no? Sabi ko, hindi mo kailangan maging rocket scientist para maintindihan itong napaka-simpleng pinapoint out ni Senator Rapi. Pagiging doktor nila. Ganon din sa abogado. Kapag kami, gumawa ayan, kami no? ng mga bagay-bagay in relation sa aming trabaho, dapat pag-aralan namin. Kasi kung hindi namin pag-aaralan yan, pwede kaming ma-disbar. Ba dapat? O, kaya nga, normal yun. Siyempre, pag-aaralan mo. Oh, ikaw kasi, hindi mo alam yan. Itong tao gumagawa ng due diligence ng tamang paraan para gawin yung mga bagay-bagay. Ikaw. Wala pa nga siyang nagagawa eh. Oh, so di ba? Anong due diligence? Wala pa. Para mo lang. Sobrang tea. Ay, naku, tea. Ano yung sabihin ng tea? Tanga? Respetuhin mo naman si Senator, no? Ito, sabi ni Roniel, mag-seminar ka din, idol, kasama ni Shari. Grabe pambabastos! Hindi pambabastos yun. Nagkakaroon sila ng simpleng discussion. Hindi ko alam kung ano nakita ni Atty. Na pambabastos dito. No? Grabe pambabastos! Wala nga pambabastos. Lalaki, sorry po, mama. Sana wag po. Okay na po ito sa 2,000. Ngayon ang pangyayari, bakit po siya pangbansa? Eh, nababaan nila. Bakit po sa ating... Tama, ito yung sinasabi ni Rapid Tulfo. Sabihin natin yan, Nissin, no? Yung Nissin Cup Noodles, no? Pag bumili kayo ng Nissin Cup Noodles na gawa sa Amerika, makikita nyo, halos walang lasa, no? Kasi nga, sumusunod sila, no? Sumusunod sila na yung sodium content ito, dapat mababa lang, no? Kaya pag bumili kayo sa SNR, yung mga... Nissin na ano cup noodles no? Pansin nyo wala masyadong lasa no? Pero at least healthy di ba? Yeah, may mga alternative naman tayo para magkalasa, mayroon ng paminta no? Ang paminta mababa lang ang sodium content nyo no? Pwede nga talagang paminta no? Hindi pwede lahat puro asin kasi nga ito ay delikado no? Bilang doktor delikado ito. Ang dami nang na-dialyze dahil dyan sa asin na yan. No? Deleted ba ito? Hindi ko na makita. Oo, deleted ito. Deleted ito. Palagi pa naas. So, yun na po siguro mga para mapaisip tayo. Now, no, yan, kung sa 2,000 lamang po, yung tolerable or allowed. Yan, mga kabatas natin. No. Isipin mo. Ano na naman? Siya yung mag-i-insist na sa 2,000 na lang yung tolerable. Wala mas... Siya talaga. Yun kasi ang nakasulat. No, wala sa wala. Inaari nga, ini-emphasize yan lang. So, ay, no. Huwag nyo na daw baguhin. Itapon nyo na lang yung pag-aaral nyo. Ha? Ang gulo na pala sa sabi niya. Hindi ako nag-invento, pakinggan nyo yung sinabi niya. Now, kung sa 2,000 raman po, yung tolerable or allowed sodium content, daily sodium content,
Galit na galit si attorney. Best example. Ang mahayablad si attorney. Exactly. Wala ka kasing alam. Doktora yan! Oh, hindi nga siya specialist, kahit doktora siya. Oh. Pinag-aaralan yung tamang gagawin, tapos ikaw, 2,000 hindi. Na lang, 2,000 na lang. Ano yan, parang tayaan? Hindi mo nga kasi kailangan. Napaka-simple lang na itong pinapoint out niya. Hindi mo na kailangan maging scientist, maging doktora, maging sino. Baka kahit high school lang, pwede na ito. Sa ano? Karera? Lugis, ganun? Ayun ako. Kalusugan ng mga tao yan. Kung kalusugan ng mga tao yan, dapat pinag-aaralan. O kaya, kalusugan nga ng tao. Kaya, concerned ka si Rafi, parang babaan eh. Kasi pag binabaan yan, di mas makakain tayo ng noodles kahit araw-araw iba natin. Dahil alam natin na ito ay hindi ka ganun ka-danger sa ating kidneys, no? Babaan po siguro natin yung mga sodium content ng mga... Yeah, yun! Tama, yun. Napaka-gandang suggestion, no? Kung pwedeng babaan sana, no? Ngayon, hindi ko alam kung may power ba ang DOH na babaan ng sodium content. Baka kailangan dito yung DTI, yung mga ganun, di ba? Kasi sila yung nag-a-approve, yung FDA, mga ganun, di ba? Instant noodles natin, ma'am. Yes, sir. Pwede po natin sa 2,000. Pwede po ba? Yes, sir. Ma'am, last magsasalita siya, babarahin niya na naman. Oh, hindi naman pagbabaray. Siyempre, excited na si Rafi talaga. Ma'am, gawin na lang natin 200 na lang siguro, 100 ang sodium content. Sir, basta. Oh yeah, pag 200, maka hindi naman siguro realistic na kasi baka wala nang lasa. Para ka lang umiinom ng ano yan, no? plain hot water, hinalo mo sa noodles, no? Siguro mga, pwede siguro mga gawin na 500 or 400, para mga nasa chichirya, di ba? Tawang-tawa na siya ito, no? Yung commitment natin, no? Dapat... Huwag na lang 2,000, 200 na lang daw, o kaya 100 yung sodium content. Hindi naman siguro ganun kababa. Nagkamali lang yun. Mga 500 mo, siguro. Sabi kung nag-iisip ka lang, kahit content, no? Kung walang lasa yung noodles, lalagyan pa rin nila ng asin yan. Oh, may alternative naman tayo. Diyan ka nagkakamali, no? May alternative naman tayo. Pwede naman nga gawing paminta o pepper, no? Ito, nakaka-provide din ito ng lasa. At napakaliit, no? Sodium content. So, pwede yun. Kaso, mahal lang ang paminta, no? Compared sa asin, no? Kasi yung asin, mura lang yun. Yung asin, inuulam din yun. Sus, Mario Jose. Nagdidil-dil nga ng asin, sabi. Eh, delikado nga yung ganun. Kaya kailangan natin baguhin yung ganyan. Sila. No? Sa tingin mo ba, mapipigilan mo sila sa maalat na pagkain? Kaya nga sabi ko sa'yo, dapat tuuan sila. Oh, paano? Anong gagawin natin? Eh, yun nga yung available. Kahit mayayaman, hindi mo pwede sabihin mahihirap, no? Kahit mayayama kumakain ng noodles, ako nga kumakain ako ng noodles eh. Halos 3 times a week dati ako kumakain ng noodles, so 4 times a week. Yeah, mga kapatid, makakilala ko. Yung iba, araw-araw pa. Kahit mga med students kumakain yan. Kasi madaling lutuin at nakaka-addict yung lasa. Hindi dahil sa mahirap o ano. Ah, mali ka doon. No? Hindi yung pipigilan mo sila o babawasan mo yung asin samantalang ang dami nila. Iba, isang kilong asin doon sa mesa nila. Ay, boy. Ito, nagiging ano na si attorney dito. Ano, ilalagay mo lahat ng asin doon para lang magkalasa. Ano ka ba? Malaking tea talaga ito kay Rafi. Oh, si Rafi pa naging tea dito. Ang ganda nga ng suggestion niya eh. Gusto nilang pababain sana. Although hindi malabo yung ganun kababa dahil sobrang wala ng lasa yung ganun, no? Tamad mag-aral. 200 na lang. Tanggalin mo na lang yung asin. O, di sila yung magtitimpla. Eh, ito na si ano. Pa paano matitimplahan yan? Hindi, huwag ka nang bumili ng noodles. Nakapeg tayo dun sa WHO at UNICEF level, di ba? So, kapag masyadong malayo tayo dun tayo lang matakot, no? At magtaka, bakit ibang-iba tayo? So, kaman. Merong pamantayan. WHO. Hmm. Di ba? May basihan yung mga sinasabi. Hindi research. Google. 2,000. Eh, yun nga sabi ng WHO. Yun nga. Ang WHO, yun din ang sinusunod. Na recommendation. Kung sila tatanungin mo, 2,000 milligrams din ng sodium a day ang re-recommend nila. So, anong issue dito? Tapos 100 na lang, 200.
Tapos yung mga tao titimplahan ng asin. Ito naman si ano, hindi mo naman titimplahan ng ganun. O, dito nagkamali si Kuti si Rafi, siguro masyadong mababa sobra yun. So, let's make it realistic, mga 400 to 500. Tapos kung ayaw matabang pa rin sa kakain, eh, lagyan niya ng paminta. Oh. Huwag asin. And yun yung commitment natin diba? Sa'yo, sir, no, Dan? Dapat kung makukompare mo yung nutrient profile model natin ka-level natin yung kung ano yung pinibigay ng WHO tasa. Okay, kwento naman sa video. Isa buong mundo nga, yun ang recommendation. Siyempre naman, sir. Okay, ba? Ganyan talaga siya. So, kayo ba mag nakakain na kayo ng instant noodles? Tignan nyo pa dito, ha, yung condescending style na. No? Condescending, eh, parang... Eh, sa'yo ko yata narinig yun, Atty. Eh, puro, parang pinagtatawa na mo lahat ng sinasabi ni Senator, no? Tapos ngayon ikaw magsasabi na condescending. Ano ba yan? No? Yung condescending style niya, condescending style niya, dito sa ASEC, tungkol sa noodles na yan. Doktor po kayo. Wala, alam mo mga doktor, ang irony dito, karamihan ng doktor, hindi health conscious, no? Kahit ako, medyo hindi rin ako health conscious, no? Na, hindi ko nagagawa yung exercise na tama. At minsan, kakain tayo ng mga maraming bawal. Mahirap yan, no? Makita mo, sabihin ka ng doktor, bawal mag-yossi. Pero sila, lalakas mag-yossi, no? Mahirap din, no? Ang maging healthy, health conscious, no? Hindi porque doktor ka, health conscious ka na. Alam ko po, health conscious kayo. Itong si Rafi Nuto, ang ginagawa niya dito, yung pagiging health conscious, no? Sinasabi niya sa mga tao, o pinapamukha niya sa tao, na mga mayayaman lang ang pwedeng maging health conscious at hindi mga mahihirap. Nick, wala akong nakitang ganun. Dahil sa ganun na pinapalabas ni Rafi Nuto dito, mga kapatid natin, sa tingin nyo ba concerned siya talaga sa mga mahihirap? Diba? Alam niyang ba? Oo, sigurado ako concerned yan. Kasi nga sabi ko nga sa'yo, marami na ako nakita, no? Kahit hindi mahirap, no? Although mas marami na mas mahirap, nanadadialysis dahil nga sa pagkain ng noodles na yan, no? Inaaraw-araw nila. Umaga gabi, umaga hapon gabi. Yan ang pagkain nila, no? Hindi maganda ang noodles sa mga mahihirap, pero ginagawa niya na pwede mong gawing araw-araw ang noodles. Okay lang na araw-araw mo yung noodles, hindi kita tuturuan na nakakasama sa iyo yan kasi may preservative pa rin yan. Hindi niya sasabihin sa iyo yun, pero basta mapapak. Wala naman sinabi si Rapping na huwag ka mag-itlog o magsaba. May mga murang pagkain naman na healthy, no? Hindi ko alam kung saan na sabi ni attorney. Kung ano yung sodium content nun. Sige lang, kainin nyo yan. Basta mababa na yung sodium content. Yun ba tamang concern? yun ba yung ibig sabihin ni Rafi? Wala naman siya sinabing ganun. Na noodles na lang araw-araw ang kainin mo. diba? Nakita nga na. Conscious po kayo. So, Doc, yun bang 1,900 sodium content sa isang instant noodle, yan po ba ay masama o hindi? So, syempre, sir, no, alam natin na mataas siya, di ba? At mataas siya, tama po. Overall na kinakain sa tao, di ba? Mataas po. Now, just imagine na kung Hindi mo nagpapaliwanag yung doktor, ha? Yung doktor, syempre, alam niya kung nakakasama yan. Ito na naman siya, ano? Sinasagot niya. Anong ginagawa ni Rafi? O, dito, dumiretso na tayo dito. Dumiretso tayo dito. At, diba? That's a very stupid way of thinking. Imagine mo, mahirap ka lang tapos 83 times a day mo yung noodles. Eh, dahil may gumagawa nun. Di ba pwedeng turuan mo siya? Kahit nga may trabaho, gumagawa niya kasi madaling lutuin at masarap, no? Bigyan mo ng alternative na mas malusog na pagkain. Oh, yeah, ito, madaling sabihin yan, no? Madaling sabihin lang sa mga mahirap. Sabihin mo, sa tingin mo, susundan ka ng mga yan, no? O, yan ang tanong ko sa'yo, no? Susundan ba? Madali lang mag-advise. Sabi ko nga sa'yo, kahit advice na maya, kung talagang hanap talaga yan, yung noodles na napakasarap, araw-arawin yan, no?
May mga kamag-anak nga ako, gano'n eh. Araw-araw, kung kaya nila magdulot. Kasi nakaka-addict yung lasa, totoo naman, no? Yung mga mahihirap sa pagiging tanga eh. Turuan nyo! Turuan natin! Eh, turuan nga natin. Wala tayong mga matigas ang ulo. No? Kahit mayaman pa yan, no? Araw-araw nila yan. Dahil masarap. Alam, mga imported noodles. Ayan, mga Korean noodles. Ayan, mataas na yung sodium content. Oh, kahit sila, kahit mga Koreano, mga ano, minsan inaaraw-araw nila yan. Hindi dahil sa mahirap sila, dahil masarap. Kuya, mapinampas-pampas na. Mali mo na naman po kung papaguhin po natin yung standard. Sabihin natin, ay, 1,000. Dapat gawin natin 10,000. Naku, sir, hindi pwede. Kasi meron ito, mali. Mamali naman siya. So, nagpapatawa lang si... Ano po ba yung global standard, ma? Ano po ba yung global standard? Dito mga kapatid. Oh, yung global standard, yun nga, 2,000. Natin nung ipapahiya niya dito si Asek. Papalabasin niya na parang si Asek walang alam at siya yung may alam ng 2,000. Dahil sa sagot. Ah, diba. Pina-point out niya lang. Although medyo naharas niya siguro dito si Asek. Kaya siya na babaan ng telepono. Pero gusto niya talaga kasi i-point out. No? Yung 2,000 na na recommended, no? There's no way around it, no? Talagang 2,000 ang recommendation, eh. Hindi mo pwedeng basta-basta gawing 3,000. Kasi nga, yan na, eh. Yan ang average na... Kaya nga yun ang guidelines nila. Yan ang parang i-recommend nila sa mga tao, no? Hanggang dyan lang, no? Yan, sabihin natin, kumara, medyo matangkad yun, medyo malaki yung tao. Baka pwedeng mas mataas ng 2,000, pero... Ang recommended, yan pa rin. So, ang pinakaano lang talaga dyan, ay yung mga gumagawa ng pagkain, dapat, medyo babaan naman nila, kahit na medyo matabang yung, ano, yung pagkain, di ba? May asik na ganun. Sir, magkakaiba po, no? Pero I can't get back to you kasi ito yung pinag-aaralan din natin. Ayan. Oh. Ito talagang mahirap. Kasi ano, natataranta na si Asik dito, yun lang yun, no? Ma'am, alam niya na ba ilaw? Pare-pare. Diba? Pinapahiya niya. Pinag-aaralan niya, diba? Sabi niya, dapat ma'am, alam niya na ba ilaw? Kasi nga, siya nga lang hindi nakapagtapos ng pag-aaral, alam niya. Siyempre, bilib na naman yung mga tungko natin dito. Ang talino ni Idol. Okay, oh, di ba kanina kakasabi mo, condescending. Eh, di ba parang condescending niya yung ginagawa mo? Talong-talo niya yung doktor. Di ba? Sabi nga nila, si Raffy Tulfo, magaling daw na abogado, magaling na investigador. Talo niya pa daw yung tunay na abogado, tunay na investigador. Ngayon, talo niya yung tunay na doktor. Eh, sinasabi ko nga, sir, hindi nga kailangan, hindi mo kailangan maging doktor para malaman yung ganyan kasimpleng factual data. Oh. Siya alam niya. Si doktor, hindi. Kaya ako pinanood sa inyo kanina yon. Sa umpisa, sinabi niya, parang itong si Ma'am at saka si Shari magkapareho. Parehong! Sorry, Mama. Ma'am, dapat you should know it by now. Kasi... dito, talagang siguro medyo naiirita na rin si Sen. Dahil di nga rin masagot, hindi siya masagot ng Asek. No? Yun naman talaga yung nakita ko dito. Ha? Medyo pinapaikot na lang ni Asek kasi nga, kung tutuusin, mas maganda nga kung nutritionist sana. No? So, maganda siguro sabihin ni Asek na i-recommend niya na lang na yung mga gumagawa nitong noodles, babaan na lang ang sodium. Yun lang, tapos-tapos na. Ah, hindi na tayo haba. Hindi na haba yung usapan. Tapos, marami pa tayo matutulong na ng mga pasyente. Ano? Magiging healthy pa tayo. Dahil yung ano na yan, pag nagka-dialysis kayo, pag nakita nyo yung mga pinagdadaanan ng mga dialysis patients, ano yung iba sa kanila, nag-iisip na magpakamatay. No? Kasi nga, nakaka-depress yun. Sipin mo, 3 times a week kang sinasalin yung dugo mo. Eh, ba't pa natin papupuntahin doon kung napakadali lang naman na bawasan natin yung sodium nga, di ba? Yun lang yung point ni Raffy dito. Hindi niya tinuloy. Bakit?
Kasi nga... Oo, ngayon dito, medyo babaan na si, ano dito, si Robin, no? Mag-advance na tayo dito, ano? Ang pagtapos niya yan, parehong kailangan mag-seminar. Dugot, pawis. Sa tingin ko, kaya na-take down yung video, yun nga. Medyo nag, ano rin si, medyo naging below the belt din si Senator dito, ano? Siguro na-editor na rin siya, bakit hindi siya mabigyan ng sagot sa kanyang gustong i... Yeah, gustong ma-actionan, no? Pagod! Pera! Sleepless nights! Tapos sasabihin mo lang sa kanya, pareho sila ni Shari na kailangan mag-seminar. Ikaw nga, hindi ka nga nakatapos ng pag-aaral mo. Oh, yan na naman. Yan na naman yung hindi pagkakatapos ni... Medyo below the belt din yan, attorney. Yung ganyang hirit. Huwag tayo ganyan. No? Tapos sasabihin mo sa mga tao na nakatapos ng advanced studies, kailangan mong mag-seminar. Sometimes the truth hurts. No? May ganun talaga minsan, kahit mga professional. Dahil sa mga questionable yung mga nagagawa nila, eh, kailangan talaga nilang mag-review pa more, sabi nga ni Mr. Melo Yap. Dito, sabi ni JR, sakit talaga nun. Pag ako sasabihan ng ganyan, iiyak ako. Oo, no, alam ko nasabihan din si attorney na ito kung saan siya graduate. Ganun. At mukhang dinamdam na ni attorney. No? Huwag naman tayo ganyan. Dami na nagsabi sa akin ng ganyan, di naman ako umiyak. Pero, di ba, sasabihin mo sa doktor na inimbita mo dyan. Sino ba naman ang hindi ka babagsakan ng telepono? Kaya yeah, after na nabasa niyo po yung sulat, kanda PBI dapat po kumawa na kayo ng research at inalam niyo na ano ba talaga yung global standard. Ayan. Global standards yung sinasabi niya. Alam nyo, mag-uulit na naman si Rabbit Group. Ako na lang magpapaliwanan si Rabbit Group. Sinabi nga ni Asek, na meron tayong global standards. Pero pinag-aaralan yun sa atin. Kasi iba-iba. Sabi niya, we will adapt our own base. Meron na nga tayong global standard. Kaya hindi na kailangan mag-review-review pa. Gusto lang ni Rabbit na may magawa dito, no? Magawang action. Doon sa diet ng Pinoy. Alam niyo kung bakit mga kapatas lang, natin. No? So, basically yan. Yan, bababaan si Rapi. Tapos, yun na nga. Nakikita ko naman yung point ni Senator dito, no? Gusto niya na magkaroon ng change, no? Para sa atin din naman to, mga kapasyente. Para sa atin din to. Napakasarap ng noodles, no? Dati talaga, minsan araw-araw humakain niya, no? Kaso, kung ganyan kataas, eh, mahirap naman araw-araw. Kaya tama, kung hilig natin kumain ng noodles, eh sana naman ba, kahit na medyo wala ng lasa, bawasan natin yung sodium, no? Kasi nga, mahirap magkasakit, no? Lalo na pag yung kidney na yan, no? Kasi forever ka nang magre-rely sa dialysis, unless makahanap ka ng kidney na magmamatch sa'yo, no? So yun, napakahirap din nun. Tapos araw-araw kang iinom ng gamot nun. Forever ka nang iinom ng gamot pag na kidney transplant ka na. Isipin mo, dahil lang doon, no? Dahil lang sa instant noodles, no? Kaya nakita kong point, no? Actually, nagpapasalamat ako kay Senator Rapi Turbo dito, no? Dahil talaga ngayon ko lang napansin, no? Kahit na alam kong maalat ng noodles, hindi ko nakala na ganun kataas. So, buti nga pinoint out ni Senator Rabi. Parang napansin ko rin, yung mga bumili ako ng isa sa mga leading noodles dyan, instant noodles, napansin ko parang medyo bumababa na rin. No? Nagkusa na sila, parang nakita ko parang 700 na lang. Diba? So, kung hindi pinoint out ni Rabi to, walang mangyayari, no? Nasa 1,000 pa rin, 900 pa rin ang isang paketing, ano? Malaking bagay na rin, kahit na hindi natin nagawang mas mababa, no? At least, napababa konti, no? So, that's why I upload, no? Senator Rapi, no? At pinoint out nito, no?
So mga pasyente, maraming salamat. Please like and subscribe.